Hello everyone. In our video part today is gagawa tayo ng waragaynab or suman sa dahon ng ubas. Ito ang ating mga ingredients. Ang first ingredients natin is itong Egyptian rice. 2.5 cup ito, 2 tasa at kalahati. Hinugasan na natin, tapos nilagay ko na dito sa laan para matiktik yung excess water. Tapos meron tayo ditong dahon ng ubas. Ito, isang jar ito na bali na ano na to. Bali na preserve na to, kaya matagal na yan sa jar. Pero may expiration din naman yung ganyan. Matagal nga lang. Sa 2023 pa expiration ito eh. Tapos, ito yung ating mga ingredients na ilalagay. Isang malaking sibuyas. Lemon. 2 kamatis. Tapos meron tayo dito ang mint leaves. Mga 10 tangkay lang ito. Tapos, civet or dill. Parang Christmas tree to. Maliliit na dahon. Shibet ang tawag dito sa Saudi. Tapos, meron tayong coriander leaves. Ayan. At parsley. Ayan. Halos magkaparehas ang parsley at coriander leaves. Pero, makikita naman yung pagkakaiba. Kasi yung coriander is nakadikit sa tangkay yung dahon. Hindi gaya nitong parsley na malayo sa tangkay yung dahon. Ayan. Tapos, ang ating pampalasa dyan is asin. Ayan. Tapos, black pepper na powder. Tapos, cumin. Walang English na nakasulat dito. Arabic talaga. Cumin. Ayan, cumin. And this, olive oil. Ayan. Okay. Start ko munang hugasan itong ating mga ingredients, lalo na itong dahon ng leaves, ng grapes. Kasi, maano to, nakaano sa tubig, nakapreserve sa tubig, na ewan ko kung anong nakalagay sa tubig niyan. Bakit napipreserve yan ng matagal. Start muna natin hugasan, tapos balik ako sa video. O, ayan po, nahugasan na po natin mabuti itong ating dahon ng ubas. Inisa-isa natin itong hugasan para sure natin na malinis. Ayan siya, nilagay natin sa laan para tumiktik yung tubig. Then, mag-ano naman tayo, mag-hugas naman tayo ng iba nating ingredients. Ito na po yung ating sibuyas na tinagtad. Pero, ating i-chop sa onion chopper para mas mabilis. Tamad lang mag-tadan. Pero mas mabilis kasi dito. Kaya ito na lang gamitin natin. Ayan na. Tapos na natin i-chop. Kunin na natin. Ilagay na natin dun sa ating dito. Saglit. Iisa ang kamay ko. Ayan. Sinama na natin lahat dito sa ating Egyptian rice. Lahat ng yung isang buong malaking sibuyas na ating ginamita ng onion chopper. Yan. Inilagay na natin dito. Tapos, yung susunod nating i-chop is itong ating kamatis. As you see, na-chop ko na siya ng maliliit. Hindi ko ginamita ng food processor kasi magsasabaw siya. Yung kamatis talagang kailangan ko. Hindi yung sabaw kasi gagawa nating suman. Kung masabaw, kakatas siya ng kakatas. Kaya ganito lang.
chop ng maliliit. Tapos ilalagay na ulit. Isasama na din natin dun sa ating Egyptian rice. Ayan. Lipat natin dito itong ating pinatiktik na Egyptian rice para mas malaki-laki ang paghahaluan. Ayan. Kasama na dito yung sibuyas natin na chinap. At saka itong ating, ilalagay natin itong ating kamatis. Ayan. And then chop din natin yung mga gulay, mga dahon nating pinakita. Chop din natin, isasama din natin dito. Anyway, habang i-chop natin yung ating gulay, lagyan muna natin ng pampalasa para sumamang mabuti yung lasa. Yung lasa ng asin dun sa ating minimix na gagawing suman. Ayan. Lagyan natin ng asin. Wala kung gano'ng karami ito, basta at akin yung titikman na lang. Lagyan natin ng cumin. And ito, black pepper. Olive oil. Tapos bigyan lang natin ng konting lemon, kasi yung rest ng isang lemon lalagay natin dun sa tubig na isasabaw natin. Konti lang ipipiga natin dito para may konting lasang lemon sa loob. Pero dapat dyan ang maasim talaga yung labas. Kaya ganito lang. Haluin muna natin habang hindi pa natin na-chop yung mga dahon. Pagka-chop nun, ihahalo din natin dito. Bago natin babalutin dun sa ating dahon ng ubas. Ayan. Kahit hilo pa to, kailangan titikman natin para alam natin kung tama yung lasa o hindi. Kasi kung hindi natin titikman, malamang sa malamang, hindi siya okay. Sige, intayin na muna natin yung chop muna natin yung dahon. Okay na. Ilagay na natin itong mga gulay, mga dahon. Ito yung parsley, saka yung peppermint, at saka yung coriander, at yung dill. Haluin natin mabuti siya bago natin ibalot sa dahon. Malapit na tayong magbalot. Yay! Kailangan haluing mabuti. Yung talagang halong-halo siya para pagbabalot natin. Maliliit lang kasi yung suma natin. Para halong-halo siya at nandun lahat yung lasa. Ayan, mag-start na tayong magbalot. Itong ating dahon, dapat yung makintab ang sa labas. Tapos ang lalagyan natin ng kanin, ng bigas, ng Egyptian rice is yung kabaliktaran, yung kabila, yung magaspang. Mas masarap yung maliliit lang siya para madaling maluto. Tapos parang one bite lang. Ganyan. I-fold ninyo ganito. Tapos fold ulit sa kabila. Tapos hahapitin nyo na yan. Ayan. Mas maganda yung hapit. Ayan o. Ganito po. O. Thank you.
be sure na halong-halo nyo yung mga ingredients na nilagay nyo para masarap ang ating suman. Ang tawag nga pala dito is waragay na. Kasi warag po ng anab yung ating ginamit. Or grape leaves. Tawag po dito sa Saudi sa dahon is warag. Iyon pong grapes dito is anab. Kaya naging warag anab. Sa katagalan, yung warag anab, dahil naging suman siya, ang banggit na nila, waragay na. Ganyan lang po kasimple. Natin tong balutin yung ating suman or waragay na mag-slice naman tayo ng potato para dito sa ating paglulutuan. Medyo makapal yung ating slice ay yung ating hiwa para gagawin nating patungan ng ating suman or waragay na. Start na natin ilagay itong ating suman. Yanay natin lang siya ng maayos. Yan. Ayusin lang natin yung paglalagay niya para hindi siya uuga, hindi siya masisira. Kasi pag once na kumulo yan at maluwag ang lagay natin, magagalaw siya tapos magbubukas, parang magiging lugaw yung ating pagluluto. Kaya mas maganda, siksik talaga siya maayos. Ayan, ayos na natin ang patas siya. Maayos na siya. Kailangan hindi yung silat-silat na pwede siyang makagalaw. Kailangan siksikan talaga sila. Tapos may pangtakip tayo dito na mabigat. Ito ang ating itatakip na ganyan. Ayan. Tapos, ang paglalagay ng sabaw niya, lalagyan natin ng ingredients. Ang ingredients natin sa sabaw niya is tomato paste. Isang kutsarang tomato paste ito. Ayan. Ilagay muna natin dito bago natin takipan. Tapos meron tayo ditong 1/2 cup na olive oil. Ito yung isang lemon kanina. Inatas ko, ilalagay din natin. Tapos, ito, molasses. Ito siya, oh. Molasses. Roman siya. Pomegranate. Parang juice ng pomegranate. Molasses ang tawag. 1/4 cup siya. Ayan, 1/4. Tapos, lalagyan natin syempre ng asin para may lasa. Ayan. Saka natin tutubigan. Tutubigan natin ng hanggang sa matunaw yung ating mga ingredients. Tapos, bago natin kumpletuhin yung tubig, itakip na natin ito para hindi na siya kikibo pa.
hayaan lang natin siya ng ganyan. Pakukuloy na natin to sa mahinang apoy lang. Una, malakas siya. Pag kumukulo, nahihinaan na natin ang apoy. Pagkatakip ng mabigat na takip, tatakipan pa natin yung talagang takip niya. Para hindi maging maitim yung ating suman or yung ating waragaynab. Ito, umpisahan na natin siyang lutuin. Pakukuloyin lang natin yan. Una, malakas ang apoy. Tapos, hihinaan natin sa medium to low lang siya. Hindi pwedeng medium. Kailangan medium to low. Number 3 or 2, ganyan lang. Hanggang sa maluto. Bali, 2 and a half mong gagawin yung pagpapakulo na ganun katagal. Kung maubos yung tubig, dadagdagan natin ulit. Pero, hanggat maaari, pakonti-konti lang para hindi siya aapaw at hindi siya kukulo ng malakas. Hindi masisira yung ating waragaynab. Tapos, mga 2 and a half hours nating pakukuloan yan. Kung hindi pa rin luto, additional na kalahating oras na pagpapakulo sa mahinang apoy lang natin. Binawasan na to ng inihain ko. Ayan na yung ating finished product. Makinang kasi may olive oil.